Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bakit ba tayo natatakot at may pagdadalawang isip na isuko ang ating sarili sa Diyos? Kailangan nating matandaan na hindi tayo pagpapalain kung hindi natin ibibigay at iaalay ang ating sarili sa Kanya. Napakaganda ng sinabi ni San Agustin that we leave to God's mercy our past, we leave our present to God's love, and we leave our present to God's providence. Bakit matatakot ka? Bakit mag-aalala ka? Kahit na mayroong mga kabiguan sa iyong buhay, yakapin mo yan, tanggapin mo, bilang pagpapala. Kung man may mawala, maniwala ka, napapalitan yan ng Diyos ng mas maraming grasya. Kaya naman, minsan pa sa banal na misang ito, hilingin natin ang mas matibay na pananalig at paniniwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na naging mahigpit ang ating kapit sa ating buhay, naging mahigpit ang kapit natin sa kayamanan. Naging mahigpit ang kapit natin sa kapangyarihan at nakalimutan natin at nagkulang tayo sa pagmamahal sa Diyos, hilingin muli natin ang Kanyang awa para tayo muling maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag kang alisin. Ang espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino mang naglilingkod upang sa aki sumunod ay tunay na itatampok sa ligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista
upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres. At silang dalawa lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siya magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitataas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Diba? Tinuruan ko na po kayo. Pag sinabing God is good, ang sagot niyo po, sobra-sobra. Amen? Try po natin ulit. God is good, sobra-sobra. Araw-araw pagkagising po natin, palagi nating paniwalaan na sobra-sobra palagi ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Ano man ang nararanasan nating sakit, ano man ang pinagdadaanan nating problema, ano mang binubuhat nating pagsubok, kung gusto mong gumaan ang iyong nararamdaman, sabihin mo bilang iyong panalangin at pananampalataya, God is good, sobra-sobra. Amen? Ano po sa tingin niyo ang palatandaan na ikaw ay malapit ng bendisyonan at pagpalain ng Diyos? What do you think is the number one sign that God will bless you? Ito po ha, bantayan niyo ito. Pag merong nawawala sa iyo, ibig sabihin, malapit na na ikaw ay pagpapalain. The number one sign that God will bless you is when you are losing something. God will bless you when you are losing someone. God's grace will be upon you when you feel that you are losing in life. Because, my dear friends, believe that losing is a blessing. Amen? Pag merong nawawala, malapit na ang kanyang pagpapala. Bakit nasasabi natin na pagpapala pag merong nawawala? Kasi hindi ka madadagdagan ng pagpapala ng Diyos kung puno ka na. Di po ba?
Remember that, understand that. When you lose something in your life, God is just creating more space so that you can receive more graces. Amen? Meron po akong kakilala. 3 years po silang mag-on, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ito pong babae, mahal na mahal po niyang lalaki. Kala po niya, siya na yung the one. Iniisip po niya, nagpaplano siya na magpapakasal na sila kasi 3 taon po, no? Pinakilala na po ng babae itong lalaki sa kanila. Kung minsan, doon na po natutulog yung lalaki. Pero nabigla po itong babae. Nung nalaman niya, break na pala sila. Ayaw na po ng lalaki. Doon po nalaman ng babae, yung lalaki, namamangka pala sa 2 ilog. Iyak na iyak po itong babae. Ka-counseling po sa akin. Nagtatanong, saan ba siya nagkamali? Saan ba siya nagkulang? Ano bang ginawa niya na hindi tama? Bakit siya iniwan? Depressed na depressed po itong babae. At sabi ko sa kanya, alam mo, maniwala ka lang sa Diyos, may mas maganda siyang plano. Kung iniwan ka, hindi kanya deserve. Pero hindi po niya mapigilan na ma-depress. Hindi niya mapigilan na malungkot. Pero alam niyo po, hindi po siya tumigil sa kanyang pagdarasal. Araw-araw, nagdi-devotion po siya, nagbabasa siya ng Biblia. Pinagdarasal ko din po siya sa aking pong personal na mga panalangin. Alam niyo po, napakabait ng Panginoon. Bakit? Kasi after 3 months, nakakilala po siya ng bago. At alam niyo po kung ano pa yung good news? Aba, yung nakilala niya, American citizen na. Nung dati, local lang. Aba, ngayon, upgraded na. Kaya nga yung dating nakasimangot, ba ngayon yung kanyang ngiti hanggang tenga na. Yung dating maga yung mata, aba, beautiful eyes na. Yung dating stress na stress, aba, ngayon blooming na. Sabi ko sa kanya, tingnan mo na, di ba tama ako? May mas magandang plano ang Diyos. Pag merong nawala, ipapalit niya, sobra-sobrang ganda. Sobra-sobrang kabutihan. May napakaganda pong kasabihan. Alam natin, when God closes a door, He opens a window. Pero alam niyo po ba, pag pumunta kayo sa Italia, yung mga Italiano, iba po yung kasabihan nila. Ang ganda po. Sabi nila, when God closes a door, He opens two. Kaya nga po, kalimutan nyo na yung when God closes a door, He opens a window. Ayoko pong ginagamit yun. Ayoko pong pinaniniwalaan. Kasi bakit ka dadaan dun sa bintana? Hindi ka naman magnanakaw. Hindi po ba? Mas maganda yung kasabihan. Pag may sinarang pintuan ang Diyos sa iyo, bakit? Kasi meron siyang binubuksan na 2 na mas magandang daraanan mo. Hindi ba yan ang tinuturo sa atin ng Diyos? Huwag po tayong matakot pag merong nawawala sa ating buhay. Yung mga taong mahal na mahal nila ang kanilang buhay, sabi ni Jesus, diyan masasawi sila, mawawala ang kanilang buhay. Pero para sa mga tao na handa na ialay nila, isuko nila ang kanilang buhay, diyan sila pagkakalooban, hindi lang buhay pero buhay hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen? Do not be afraid, my dear friends, to surrender your life to God. Because the more that you surrender your life to God, the more His abundant blessings will come down upon you. Napakaganda ng larawan na ginamit niya na ang binhi ng trigo, kailangan munang bumagsak, kailangan munang mamatay para dito umusbong, tumubo at magkaroon ng bunga. Gusto niyo po bang maging mabunga ang iyong buhay? Huwag kayong matatakot na pag bumabagsak, nabibigo ang iyong buhay. Tandaan niyo, yan ay tanda na merong uusbong na bago at mas marami pang bunga na makakabuti sa inyo at makakabuti sa ibang tao. Magandang pagmunihan, magandang pag-isipan. Saan ba ko inaanyayahan ng Diyos? Ano ba ang pinapasuko sa akin ng Diyos? Where is God inviting you to surrender, to give up something in your life so that you can become more fruitful and abundant? Marami po ngayon na i-scam dahil po sa internet.
Alam niyo po, kung maloko ka man ng ibang tao, nakuha nila ang perang pinagpaguran mo, okay, malungkot ka, pero wag ka naman malulungkot forever. Wag mo naman sisirain ang buong araw mo, ang iyong trabaho. Wag mo naman sasaktan ang iyong sarili. Tandaan niyo po, yung kabiguan mo, karanasan yan, para maging mas matalino ka, maging mas marunong ka, maging mas matatag ka. Ang palagi ko po sinasabi doon sa mga nawalan ng pera, isipin mo na lang, nag-enroll ka sa eskwela ng buhay. Magkano yung nawala sa iyo? 120,000? 300,000? 400,000? 1 million? Yun yung tuition fee mo sa buhay. Eh kung nga po tayo, di ba, nagbabayad tayo sa eskwela para matuto tayo. Ganon din po sa buhay. Walang nawawala sa iyo, pero meron ka pang nakakamtan. Ano ang nakuha mo? Karanasan. At sa karanasan na yan, merong mas mahalaga. Karunungan. Di po ba? Wisdom is gold. Knowledge is wealth. Hindi ka magiging mas marunong, hindi ka magiging mas matatag kung hindi ka dadaan sa sakit at paghihirap. Hayaan mo, pero maniwala ka, merong kang matatanggap na mas maganda pa. Yung mga iba, nalulungkot dahil hindi po ma-approve-approve makapunta sa ibang bansa hanggang ngayon wala yung visa. Hayaan mo, baka ang tadhana mo ay hindi naman talaga sa ibang bansa. Kung alam nyo lang po ang buhay ng mga OFW sa ibang bansa, hindi naman po ganun din kadali ang kanilang buhay. Amen? Hindi ko po alam kung alam nyo. Sa balita doon sa Canada, hirap na hirap po sila sa pagbabayad ng renta. Tatlo po yung kanilang trabaho, pambayad lang po ng renta na kanilang bahay. E tayo po dito sa Pilipinas, kahit na sabihin mo, mahirap ang buhay, pero kung sama-sama kayong pamilya, at pagkatapos, nakakalabas kayo, nakakagala kayo, nalilibang kayo, hindi po ba? Masarap na buhay yan. Amen? Baka meron pang mas magandang plano ang Diyos sa iyo dito sa Pilipinas. Magnegosyo ka. Baka dyan ka tinatawag ng Diyos. Makita mo, mabibigla ka. Magbo-boom ang iyong business. Kung man iniwan ka ng iyong asawa, ayaw ka na, sinubukan mo naman ang lahat para magkaayos kayo, hayaan niyo po, mag-enjoy na lang kayo kasama ng inyong mga anak. Ang swerte niyo po, baka hindi dyan sa asawa niyo, ang swerte niyo sa mga anak niyo. At marami po kong kakilala, dahil sa kanila mga anak, napatapos sila, aba ngayon, pa-travel-travel na lang, nakakapagbisita sa ibang bansa, doon nagbabakasyon. Eh baka hinayaan ng Diyos yung iyong asawa na iwan ka. Ngayon, ang dami mong free time. Di po ba? Yung mga iba na ibibigay buo ang oras nila. Nagsaserve sa simbahan. Masayang naglilingkod sa barangay. Mga kapatid, kahit na may nawawala sa ating buhay, pero naman ipapalit ang Diyos. Mas mabuti at mas maganda. Pero kung hindi natin maialay ito, hindi natin maiiwan ito, paano magkakaroon ng espasyo at lugar para dumapo ang pagpapalat bendisyon ng Diyos sa iyo? Mga kapatid, huwag natin habulin ang mga pagpapala ng buhay na ito. Isa lang dapat ang ating habulin. Isa lang dapat ang ating sundan, kung hindi ang Diyos. Dahil tandaan niyo po, ang Diyos lang ang makakagawa ng kamatayan ay gagawin niyang buhay. It is only God who can turn your misfortune into fortune. It is only God who can turn your curse into a blessing. Amen? Subukan niyo po ito. Pag pumunta kayo sa patay, lapitan niyo po yung kabaong ng patay. Kung hindi kayo natatakot, ha? Bulungan niyo po. Kausapin niyo yung patay. Anong sasabihin niyo sa kanya? Mag-eksperimento kayo. Sabihin mo sa kanya, pinaghanda ka ng paborito mong pagkain. Tayo ka na dyan. Mabuhay ka na. Tatayo po ba? Sabihan niyo po, uy, may lechon. Nandiyan yung paborito mo, chicharon, sisig. Meron pa malamig na coke. Tayo ka dyan. Mabuhay ka. Tatayo po ba? Hindi. Sabihan niyo po, i-bribe niyo, ha? Sige, pag tumayo ka, ibibili ka daw ng bago sasakyan. Bibigyan ka ng 2 milyon. Pagtatayo ka na magandang mansyon, tumayo ka lang. Tatayo po ba? Mabubuhay po ba? Di ba hindi? Amen? O ito, last na lang po.
subukan niyo. Kung babae po yan, sabihan niyo yung patay. Pag tumayo ka dyan, pupuntahan natin si Coco Martin. Magpapapicture tayo sa kanya. Tatayo po ba? Hindi. Kung lalaki po yan, sabihan niyo, pag nabuhay ka, may naghihintay na sexing babae sa'yo. Sige, makakadate mo. Basta mabuhay ka lang, tumayo ka dyan. Mabubuhay po ba? Gagalaw po ba? Hindi. Pero tingnan niyo po ito. Buong buhay natin, kinahabol natin ang mga bagay na ito. Hindi po ba? Ang ikasasarap ng ating katawan. Pero pag namatay na tayo, yung mga hinahanap natin dito sa buhay na ito, mabubuhay ba tayo? Mabibigyan ba tayo ng panibagong buhay? Hindi. Kaya tama yung pagnanais ng mga tao dito sa Ebanghelyo. Ano sabi nila? Gusto nilang makita si Jesus. Kasi tama din ang kanilang paniniwala. Dahil si Jesus ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, importante naman po ang pagkain, ang pera, ang ating ugnayan sa ibang tao. Pero huwag nating kalimutan, unang-unang pinakamahalaga ay ang ating ugnayan sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay at buhay na magpasawalang hanggan. Amen? Huwag po kayong matakot na mabigo, na mawalan dito sa buhay na ito. Alay mo lahat sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos. At kung man merong mawala, matuwa ka. Dahil isang tanda yan na may mas marami pang hinahanda na pagpapala ng gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Your losing is your blessing. Amen? Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagtitipong ito sa buklod ng pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon manalangin sa Kanya para sa mga pangangailangan at kahilingan ng sangkatauhan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi ng simbahan sa buong daigdig, nawa sila'y maging kapanipanwalang saksi sa pag-ibig ng Ama para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at mga kura paroko, naway buonggiting silang magtiyaga sa kanilang paglilingkod sa harap man ng mga kabiguan at iba't ibang kahirapan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtitiis ng pahirap, alang-alang sa kaharian, naway manatili silang tapat sa kanilang kapangakuan, sa katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at ganyan din po pinagdarasal natin sa misang ito ang mga intensyon at petisyon ng ating mga followers, subscribers, at ang ating mga bisitang pilgrims na pumupunta sa ating parokya. Panginoong Yesus, pinagtibay mo ang bagong tipan sa pamagitan ng iyong pagkamatay sa krus.
Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at pananampalataya upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok ng kasama mo hanggang sa huling saglit ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin na ang pinapasaloob mo ng mga nilalaman na pananampalatayang Kristiyano ay iyong dalisayin, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O sana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tadang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin iniwan niya sa atin ang Ama namin.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord, I give my all.
Lumuhod po tayo. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila sa pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Alalahanin po natin ang ating mga kapatid na may sakit, naway bigyan sila ng mabilis na kagalingan ng Diyos. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay sama-sama naming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang na walagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong nag-comment sa ating mga YouTube videos sa misa. Sabi, Father, pwede po ba yung homily nyo pagkatapos ng huling panalangin? Sama nyo na lang po dun sa homily nyo talaga, dun sa gitna. Hindi ko po alam kung naiinip yung tao o ano, no? Pasensya na po kung napansin nyo, nag-homily na ako umpisa ng misa, sa gitna, at pagkatapos meron pa akong paalaala. Siguro po masyadong seryoso lang ako sa aking misyon na para po sa akin ang aking bokasyon ay tungkol sa pangangaral. Kaya nga po, pag meron pagkakataon na magsalita, mangaral, kinukuha ko po yung oportunidad. Hindi ko po alam, no? Pasensya na po kung kayo ay naiinip sa akin pong pangangaral. Pero yun lang po yung aking mithiin at nais na naway ang mga tao ay mabigyan ng kaliwanagan ng kanilang kaisipan at magkaroon pa ng mas maraming gabay para sa kanilang pamumuhay. Anyway, titigilan ko na po yung pag-homily sa pagkatapos ng huling panalangin. No? Pero hindi po ako galit, ha? Kala nung nag-comment niyan, galit ako. Hindi po. No? I will take into account. Maraming salamat po. No? Kasi very respectful naman po. May kagalangan yung pong nag-comment. But in place of that, ibabalik ko po yung pagbibigay ng assignment sa inyo. Para naman po mas lalo pang tumatak yung ating aral. Sabi ko po na kailangan meron munang mawala sa iyo para meron dumating na mas marami. Losing is a blessing. At ano po ang unang-una dapat nating iniiwan, inaalay o inaalis sa ating buhay kung hindi ang kasalanan. Kaya nga po, ang assignment ko sa inyo, bago matapos ang mahal na araw, bago matapos ang Kwaresma, ang mahal na araw, sana kayo po ay makapagkumpisal. Ang confession po sa ating mga Katoliko, tandaan niyo po, we are required
to go to confession once a year. Ang pagkukumpisal ay paglilinis ng ating mga kaluluwa at budhi. So, imagine nyo po ito. Once a year ka lang naguhugas ng pinggan. Tapos araw-araw kang kumakain doon sa pinggan na yon. Ano po yung epekto nun sa iyong pangangatawan? Di ba magkakasakit po kayo? Imagine nyo po kung once a year lang po kayong naglilinis ng banyo. Naku po, ano kaya yung itsura ng banyong yan? Di po ba magkakasakit kayo? Eh kung once a year ka lang naliligo, meron pa kayang lalapit sa iyo. Ha? Kaya nga po, sana po bigyan natin ng pansin ang ating kaluluwa. Pag binitawan nyo sa Diyos ang inyong mga kasalanan, mas marami pang pagpapala ang darating. Baka yan yung hadlang. Bakit hindi mo pa natatanggap yung matagal mo nang pinagdarasal sa Diyos? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos na may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.